Golden State Warriors, mga idol, number 1 pa nga rin pagdating sa Western Conference. Naglabas na nga ngayong araw ang NBA ng kanilang power rankings for next season. At hindi na nga siguro nagulat ang lahat ng team ng Golden State Warriors. Ang reigning NBA champion ay pang number 1 pa din. Pumangalawa ang Phoenix Suns, Clippers, mga idol, pangatlo. Pangapat ng Nuggets, Grizzlies, Mavericks, Timberwolves, Pelicans, Lakers at Blazers. Yan, mga idol, ang top 10 sa Western Conference, sabi ng NBA. Well, mga idol, meron ngang pagtatalo ang ilang mga NBA fan. Nang dahil nga daw ang team ng Phoenix Suns, mga idol, ay napakataas nga daw. Dapat at least top 4 or top 5 nga sila matapos ang nangyari last season. At dapat daw ang team ng Dallas Mavericks ay mas mataas pa sa number 6. Kayo ba, mga idol, ano bang opinion nyo dito sa rankings na ito? Tama ba ito or mali nga? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga natin, mga idol, ang top 3 teams, ang most significant teams to acquire Kevin Durant. Nandyan pa nga rin, mga idol, ang team ng Boston Celtics ng Toronto Raptors at ang preferred team ni KD na Miami Heat. Sila na nga, mga idol, ang top 3 destinations ni KD for next season. At ngayon ngang matapos na mag-init pa ang trade news para nga kay Kevin Durant matapos ng kanilang pag-usap ng Nets owner, ay baka nga ma-witness natin si Kevin Durant na maglaro sa isa sa mga tatlong team na ito next season. Sa tingin nyo ba, mga idol, saan better fit, saan mas magandang mapunta ito ngang si Kevin Durant next year? Dito ba sa Celtics, Raptors or Miami Heat? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga natin, mga idol, ang pagtatanggol nga ni Gilbert Arenas kay LeBron James. Sabi niya na si LeBron James nga lang daw ang only superstar who doesn't chase stats. Hindi pa nga daw siya nagkakaroon ng isang NBA season man lang na sinabi niyang, "Freak everybody, I'm trying to get my stats." Every year nga daw, mga idol, tuwing si LeBron ay papasok sa NBA season, ay laging championship nga daw ang kanyang iniisip. At hindi, mga idol, paghahabol ng statistics ayon kay Gilbert Arenas. At kung saaling gustuin nga daw ni LeBron James, mga idol, na mag-chase ng stats, ay sino ba nga daw ang makakapigil sa kanya sa NBA? Baka makita nga daw natin itong si LeBron na mag-average ng 40 plus points per game. Pero nga, mga idol, hindi nga daw yan ginagawa ni LeBron James dahil alam niya na ang mas mahalaga ay championship. At mga idol, hindi niya nga rin daw binibigay ang kanyang 100% sa regular season dahil nagtitira nga siya, mga idol, para sa NBA playoffs kung saan mas mahahalaga at mas meaningful nga ang mga games. Doon nga lang daw, mga idol, talagang binubuhos ni LeBron James ang kanyang 100%. Yan nga, mga idol, ang naging pahayag ni Gilbert Arenas patungkol kay LeBron. Ano bang masasabi nyo dito, mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!